guys. Good morning. Bumili ako ng solar light. So, bubuksan ko siya ngayon, guys. So, ito siya. Ito yung LED light, solar light, private street. Pero hindi ko siya ilalagay sa street. Kasi, ilalagay ko siya sa garden. Yung ginawa kong Bermuda garden, ito siya ilalagay. Para pag umalis, i-on lang siya, automatic. May nakalagay naman dito eh. Babuksan ko siya, guys. Ito yan. Ito yung pinaka-bulb niya. Tapos, ito yung solar panel. Ayan. Pinili ko lang to siya sa online doon sa pinsan ng asawa ko, si Putput. Yan, bumilibor niya dito. Mura lang to. Gusto nyong malaman yung price, PM nyo lang ako. PM is lucky. Mura lang to, guys. So, bubuksan ko ngayon yung pinaka-ilaw niya. So, ito siya, guys. Okay. May baliktad. So, ayan siya, guys. Solar. Meron siyang indicator. Time, display. Time, ibig sabihin, ilang oras yung kasi ay ilaw. So, in increased protection, IP67. So, 40 watts yan. 40 watts siya, yung liwanag niya. So, nakapas naman siya sa QC. Yan, may nakasulat. Tapos, tapos, meron siyang remote, guys. Ang purpose ng remote, pwede nyong i-manual. Pwede nyong i-on and off. Ayan. Yung meron naman siyang auto din. Auto, ibig sabihin, may kasama itong photocell. Pag auto, ibig sabihin, sa umaga, mamamatay siya. Pagdating ng dilim, ay gabi, iilaw siya. So, meron din naman siyang timer. Pwede mo rin siyang ilagay sa timer, yung ilaw. May 3 hours, may 8 hours, may 5. So, ito yung gagamitin, guys. So, ayan. So, ito yung pinaka-bracket niya. Sa mga kakabit. Either sa wall. Yan. So, bubuksan ko ngayon yung itong panel niya, guys. Ito. So, may bracket din siya. Ito, ayan. Madali siyang ikabit. Tapos, ito yung pinaka-panel niya, guys. Hindi ba nakasulat dito? Wala siyang nakalagay yung dimension niya. So, sukatin ko na lang. So, time switch. Mayroon siyang intelligent light control. Then, wireless remote control. Yung pinakita ko kanina. So, kasama rin pala ito. So, tingnan natin yung description. Ayan, guys, sa likod. Baliktad. Maximum niya is 15 watts. So, ilan ba nakalagay dito? So, pwede 6 volt, 2.5 ampere. Then, maximum system voltage is 1000 volt DC. DC, ibig sabihin, DC siya, may battery. Okay? So, ang temperature niya, guys, aabot ng 25 degrees Celsius. So, pwede sa init. So, ikakabit ko na siya ngayon. So, bali, description dito. Ay, nakita ako rito ang model niya. Yung Chinikan. Wait lang ha. So, hindi ko na sasabihin kung saan galing ito. Basta solar. May model to dito eh. Hindi ko makita. Ayun, nakita ko na. So, kung mapapansin nyo guys, ito yung model niya. Yan. LGD. LGD siya guys. 6640DX. So, ito yung model niya. So, ikakabit ko na siya guys. Nakitay nyo lang ha. So, yung panel. Okay. So, i-prepare ko muna yung pinaka-bracket niya. Ito maingay. So, ikakabit ko siya ngayon guys. Sa likod. Ito yung pinakalak niya. Palabas-labas ka, madali magkabit dito. Upya.
yung lock na sa ilalim. Psst. Maingay. So, nandito yung lock sa ilalim. So, gamitan mo siya ngayon ng tornilyo. Yan, mag-o muna ang lock lahat. Okay. Pasok mo siya sa butas. At i-ready mo yung lock. Yan siya guys. Okay. Yan na siya. Ganun lang siya kadali. So, kailangan mo siyang higpitan. Higpitan mo lang siya guys. Hindi na siya matatanggal. Kahit hindi mo na siya i-torque test. Yan. Hindi na kailangan ng mga ano, Newton. Saka force. Yan guys. Okay. Ayan na siya. May bracket na siya. Ayan siya. Okay. Yan. Ready na siya. Okay guys, tapos ko na mailagay yung bracket ng solar panel at naka-fix naman yung para sa LED light. What I am doing now is to put a hole or drilling the wool para mailagay ko yung bracket. So gumagamit ako ng ladder kasi hindi ko siya abot, but for safety purposes, the height is less than 1.8, so no need for safety harness. Kailangan lang is mag-ingat-ingat para hindi siya mahulog. Mababa lang yan guys, at saka tubig naman yung nasa baba. Okay, tuloy-tuloy lang ako sa pag-drill ng wall para matapos ko at mailagay ko na yung solar light panel saka yung LED light. Ang importante guys, yung solar panel kailangan is maarawan siya kasi solar nga siya with the battery. So kapag sinabing solar, magcha-charge siya ng boltahe galing siya sa araw or energy ang ginagamit yan guys. So solar panel, so yun na ang magsusupply sa kanya para mag-charge, dahil pag walang charge yan, mahina po yung signal. At kung napapansin nyo, may assistant ako, si Madam. Siya yung taga-abot sa akin ng towel kasi mainit. Ang tawag dyan sa amin is pandong. Hindi naman pwedeng mag-sombrero or magpayong, pero kaya naman ng init eh. At saka maliit pa ako, sanay na ako sa init eh. Sanay na sa hirap. So kailangan ko lang talukbong, saka maglagay na rin ng pamunas sa mukha. Dahil tumatalsik po guys yung debris ba tawag doon? Yung galing siya sa drill na kumakalat siya pag tinusok mo na yung wall. Okay guys, dahan-dahan lang ako dahil hindi po ako expert. This is my first time to install solar panel in my small garden and open garage. So, para magkaroon lang kayo ng idea, actually, very easy lang siya kung ikaw ang mag-install. Ang ayaw ko lang gawin is yung mag-drill kasi matigas yung pader. Pero kailangan na tiyagain dahil sayang naman yung talent fee na ibabayad ko. So ibili na lang namin ng pizza tsaka siumay at tsaka tawag dito yung kasalo yung soft drinks na Coke. So yun yung pampasarap ng buhay. So tiyagain ko na lang siya guys sa pag-install para matapos ko siya.
Ayan, tuloy-tuloy pa rin ako sa pag-install. Kasi nakita ko naman na kayang-kaya naman eh. Hindi naman tulad ng ibang trabaho. So, yan, natapos ko na maglagay ng hole. So, inilalagay ko na ngayon yung tornilyo. At ayan na, yung in-install ko na yung solar panel. So, kailangan nakaharap siya sa araw, either sa morning or di kaya sa hapon. So, hindi ko na siya itinaas doon sa pinakataas ng pader kasi merong kaming kapitbahay, hindi ko na lang masabi. At for safety or security, diyan ko na lang siya ilagay sa yung kayang-kaya kong abutin. Baka mapilayan pa ako kung sakali. Eh, paano ako makapag-tennis niyan, guys? Okay, naikabit ko na yung panel. So ngayon, ikakabit ko na ang pinakailaw. So nagcha-charge na, magcha-charge yan siya, guys. Ang nangyari, so tatlong butas na ginamit ko sa wall kasi dalawa per bracket. Yun ang nakalagay doon, design. So gagayahin ko na lang. So para hindi ako mahirapan, ibaba ko na lang ng konti dahil yung araw naman, kung mayroong araw, aabot naman siya, kita siya. So hindi niya kailangan itaas pa doon sa kalangitan, sa galaxy, whatever, etc. So dyan lang siya. Basta kung ano lang yung kaya kong gawin, gagawin ko para ma-install. Okay guys, malapit na akong matapos. At yung solar na yan is meron naman siyang remote control. You can select automatic or 3 hours, 2 hours. So malalaman ko mamaya kung ilang oras yung charge, pero ang tingin ko is mababa pa lang siya kasi first time ko tong maikabit at ngayon pa lang. Bukas kapag malakas yung araw, kung walang ulan, magcha-charge yan siya, guys. So nakita ko kanina, zero talaga siya dahil na drain. Ginamit ko siya upon nung nabili ko siya sa online. So yan na guys, nagki-cable pulling na ako, ikakabit. Idudugtong ko na lang naman yung wire na galing sa solar panel papunta ng bulb. So very easy lang siya, plug lang siya, tapos meron siyang lock para hindi siya mahugot. Kung mapapansin nyo, the light is not required for covered kasi pwede siyang maarawan, mainitan, or maulanan. Ang nakalagay siya dyan is IP67. Kung mapapansin nyo, kinabit ko, kumislap siya. Ibig sabihin, the solar bulb or the LED light is in good condition. Okay guys, antabayan nyo lang.